Hello guys, welcome back to my channel. Ang vlog na ito ay karugtong ng istorya ni Jessica sa kanyang love story. Kung napanood nyo ang part 1, ito ang kanyang istorya. Ito po yung kinukuha na basura para po may pangbenta, para lang po may maibenta tayo, may makain sa pang-araw-araw. Sobrang hirap po ng buhay, basurera. Ito po yung trabaho nyo sa araw-araw. So nasabi mo po, Ma'am Jessica, na yung binubuli po yung mga anak mo. Opo, ano po yung pangbubuli yung mga ginagawa ng kapwa? Mamuhay ng nangakalaka lang. Buti sila. Ayan, nakita nyo po guys, yung ginagawa ni Ma'am Jessica ay marangal po na trabaho yan. Mahirap at mabaho, pero yung namumulot siya ng mga basura. Pero sa ngayon, itong part 2 na ito, ito ay ang karugtong ng kanyang love story. So, nasabi niya na bubuksan niya ulit ang kanyang puso sa mga lalaking magmamahal muna sa kanyang mga anak bago siya. Kailangan daw mahalin muna ang kanyang mga anak. So, guys, mahalin niyo muna ang kanyang anak. Ito yung mga anak ni Jessica. Si Roji ay grade 6, si Raby naman ay grade 4, at saka si Rin ay grade 1. Wala silang kapatid na babae. Baka kung umibig ulit si Jessica, kung bubuksan ulit niya ang kanyang puso sa isang lalaking magmamahal sa kanya, baka sakali magkaroon siya ng isang babae. Guys, ito na po yung merienda po na na-order namin. Kain po tayo, merienda po. Ayan si Ma'am Jessica. Kain daw po tayo. Pagpapatuloy po namin yung kwentuhan namin habang kumakain po kami. Ma'am Jessica, may dumaang time po ba na yung asawa mo po ay humingi sa iyo ng tawad? One time po humingi siya ng tawad sa akin, pero sabi ko po sa kanya, mahirap po talaga. Yung mahirap na decision na sinabi ko talaga sa kanya, sabi ko sa kanya, kahit po mamatay ako, hindi ko po siya mapapatawad. Kahit kaya, hindi ko siya makuha mapatawad. Okay sa akin na sa ibang pamilya mo siya, pero yung hiningi niya kapatawaran, hindi ko po ibibigyan sa kanya. Ma'am Jessica, ngayon pong nalagpasan mo po yung unang pagsubok, yung mga sakit, nararamdaman mo po ba na nakaka-move on ka na? Opo, matagal na po ako nakamove on, kasi nakamove on po. Hindi ko lang po talaga siguro makuha ayun po yung magpatawad. Pasensya na, pero talagang masasabi ko na hanggang sa mamatay po ako, hindi ko po siya mapapatawad. Alam ko po kasalanan. Kasi po, Ma'am Jessica, tao lang po tayo. Lahat po tayo ay nagkakamali.
Pero po kung dumating man yung panahon po or time na humingi po siya ng tawad sa iyo, mapapatawad niyo po. Ma'am Jessica, masasabi ko lang po sa iyo ma'am na sana dumating yung panahon na lumambot yung puso mo at alisin yung galit sa puso mo. Na sana mapatawad mo po yung taong nagkasala sa iyo. Jessica, alam ko pong di man po nila ngayon matanggap yung pagpapatawad mo, pero naniniwala po ako na may mabuti kang puso, ngunit hindi pa nila ngayon natatanggap niya, pero alam ko pong na balang araw ay mapapatawad mo po sila, Ma'am Jessica. Siguro po. Ayan po mga guys, kahit pa paano po ay yung sakit na nararamdaman ni Ma'am Jessica ay medyo nabawasan po at napapatawa din po natin siya kahit papano. So, Ma'am Jessica, may tatanong lang po sana ako sa'yo. Ma'am Jessica, kung dumating man po yung time or panahon na kung meron man pong taong magkagusto sa'yo, may magbalak na manligo sa'yo, ano po yung gagawin mo? Tatanggapin mo po ba? Siguro po. Tanggap yung mga anak ko. Unang-unang kalat, dapat kailangan ka ng mga anak ko. Ako lang, hindi ko po pwede. Kailangan mahalin muna niyang mga anak ko bago ako. Ayan. Kung, guys, ayan, narinig nyo ha. Kung meron pa maliligaw kay Ma'am Jessica, ay tatanggapin niya daw. Pero sana naman ay mahalin daw po muna yung anak niya bago siya. Ganun naman po talaga pag nagmahal dapat yung isang lalaki sa isang babaeng may anak na ay dapat po mahalin din yung anak at hindi lang yung babae. Ma'am Jessica, ano po yung masasabi mo sa vlog natin ngayon? Nagpapasalamat po ako at kumaan din talaga ang pakiramdam ko. Ibahagi ko po ang karanasan ko sa buhay. Salamat po kay Sir Cesar Garalde na ako po yung napili niya na ibahagi ang aking kwento. God bless po. Maraming salamat po. Ano, marami pa ang mag-follow at mag-subscribe sa inyo. Sa
Sabi ni Ma'am Jessica, sa mga nakaranas po ng mga naranasan niya ay laban lang daw po. Hindi daw po kayo nag-iisa. Marami po kayo. Yan. Proud ako sa iyo, Ma'am Jessica, kasi lumalaban ka hanggang ngayon. At pinapatunayan mo na kaya mong mabuhay nang wala yung ex mo. Guys, panoorin niyo po sana ang bidyong ito mula umpisa hanggang dulo at sana huwag niyo po sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa YouTube channel ni Sir Cesar Garaldi. Supportahan po sana natin guys yung channel ni Sir Cesar Garaldi para marami pa po siyang matulungan at kung saan-saan pa po sana makaabot yung kanyang tulong. Katulad nga ngayon guys, nagpapasalamat ako sa inyo. Salamat ako kay Sir Cesar dahil naging bahagi ng vlog niyo. Salamat sa pamilya mo po, Sir Cesar Garaldi. God bless you always. Guys, thank you for watching. Bye-bye! Bye-bye! Salamat po!